What's up guys? Guys, your boy here. Nagbabalik ha. Kaya na, namiss ko kayo mga kaibigan. Welcome pa ulit dito sa ating YouTube channel. Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral ay kuhanin nyo at kung wala naman, wala din akong pakialam. So ito na nga mga kaibigan yung ating kauna-unahan ulit na video, no? Ito yung ating pagbabalik. So yung unang-una ulit natin gagawing video ay ito tungkol na dito sa ating nabili na L805 na DTF o Direct to Film. Converted to mga kaibigan ha, baka maghanap kasi kayo sa mall ng DTF na L805. So wala kayong mabibiling ganun. So ito yung nabili ko mga kaibigan sa Pop Trade. Nahirapan ako, boy, pwede paki-video nga ako, boy. Hey, kamusta ka naman? So, mabilis ang review lang, mga kaibigan. Ito yung nabili ko sa kanila pa. Ito yata yung lumang setup nila. Kasi ito, matagal ko na nabili. Nasa ilang linggo na ba? Isang buwan na yata. No, ngayon ko lang nagawa ng video kasi marami nangyari. No, marami nangyari. So, ito yung setup. Nakabukod yung white ink. And then, meron siyang mixer dyan. And, pero ang alam ko ngayon, meron silang tinatawag na All Mix Pro. Hindi ko lang kung yun na yung nakalagay pagka bumili kayo o kailangan nyo pang i-upgrade. So, mag-inquire na lang kayo sa Pop Trade. So, far so good mga kaibigan kasi ito na yung ginagamit ko. Hindi na ako nagamit ng dark transfer paper. Sabi ko, okay na okay yung print niya mga kaibigan. Ito, DTF to mga kaibigan. Ito, nasa isang buwan na kasi pagkabili ko, nag-print agad ako. Gusto kong masubukan kung gaano ba siya katibay. So, ito, nakakailang laban na to sa laundry. Maganda talaga. At saka literal na rubberized. And so yun nga, mag-inquire na lang din kayo kung tungkol dun sa All Mix Pro. Wala pa akong All Mix Pro mga kaibigan eh kasi ayokong biruin si Sir Rubel eh. Mahirap binibiro si Sir Rubel eh. Talagang padadala ka yan. Nung last time na biniro ko siya dun sa silindro, inaalam yung address ko. So hindi ko binigay. Ngayon alam na nila yung address ko kasi naibigay ko na nga. So ayokong biruin eh, napadalahan tayo ng All Mix Pro. Nagbibiro lang ako. So ito lang muna sa kayo mga kaibigan. Pinakita ko lang sa inyo. Itong L805. So, meron silang mas malaki. Hindi ko alam kung magkano yung presyo ngayon, yung updated price, no? Pero ito, nabili ko mga kaibigan ay magkano 25,000. So, 25,000 ko nabili ito, A4 printer lang. So, mas maganda kasi yung malaki, kaya lang wala akong budget. Okay? And, pag binili nyo pala ito, meron ito kasamang flatbed. No? Pero ako, hindi ko ginagamit kasi wala na ako space mga kaibigan. Tinan mo ito, ginawa ko na nga si partner dito, parang tindahan ng siomay. Anyway, yung flatbed, hindi ko na ginagamit. Ang ginawa ko na lang is itong kasama niyang, yung pag magpiprint ka ng CD kasi dito pwede ka magprint ng CD direct, parang T60. So, pinutol ko na lang yung switch doon. Then, ito na lang yung ginagawa kong flatbed. No, pagka yung gagamitin ko siya, nililipat ko siya doon sa anuhan ng CD. And, basta pinutol ko lang yung switch, tapos may mga tinanggal ako dito para maging flat siya. So, yun, sineshare ko lang. Yung flatbed, hindi ko na alam kung nasaan eh. So, ang DTF mga kaibigan, ang dami kong nababasang negative din. Kesyo, mabilis mag-crack, natang mabakbak daw. Pero sa tingin ko, nasa tamang nasa tamang proseso o paggamit o paggawa ng mga kaibigan. Kasi kung mabilis mabakbak, ito nga, 1 month na to, talagang sinusubukan ko siya na isuot at least twice a week, then pinapalaundry namin yung mga damit namin. At yung mga namin, talagang pinipilit namin maging wash and wear kasi nga gusto kong masubukan and so far so good. Ang ganda, lambot. At saka syempre, magiging successful lang to mga kaibigan, no? Sa tingin ko ha, tingin ko. Kasi nung una, wala akong balak bumili nito eh. So, re-review ko na rin to mga kaibigan. Itong Mel Pro na to. Ito yung pinapagamit sa atin ni Sir Rubel para makapagawa tayo ng maayos na produkto o makapagtatak tayo ng DTF na maganda. Kasi magiging successful lang yung DTF printing kung maganda ang melting ng yung powder. No, kung pantay yung pagkakatunaw ng powder. So, nung una, talagang wala akong balak bumili nito mga kaibigan. Kasi may naisip akong DIY. Ang yabang ko pa nga noon, sabi ko, sir, hindi mo na ako bibili.
Meron kasi akong naisip na DIY. Magalingan so, tiyamba mo, malakas eh. Pinagamit ko sa atin to, mga kaibigan, eh sinubukan ko pa rin yung naisip ko. Ito nyo to. Ito, mas malita siya dito sa aking... Ito. O, kasi ito, ay kinuha ko yung gilid. Parang isang ganito, binutas ko. Nagan ako ng 2 cm na square. And then, ang plano ko kasi, ikulong dun yung film. Kasi sinubukan ko nga sa pinakamataas na temperature ng heat press ko and kahit umabot siya ng 1 minute, hindi siya natutunaw. So, talagang hindi obra, mga kaibigan, no? Nag-isang minuto na siya and nagkanda kulukulubot na lang yung film eh, hindi pa natutunaw ng maganda yung powder. So, kaya yun, maraming salamat kay Sir Rubel, pinagamit siya sa atin. Pinadala to sa atin dito ni Sir Rubel, gamit yung kanilang Zumbi. Ayan, si Tropa, siyang nagdala sa atin dito. So ito mga kaibigan, ay ang alam ko meron na rin itong upgrade. Meron na itong ventilation na kasama. So hindi ko alam kung magkano na yung presyo nito mga kaibigan. Ilalagay ko na lang yung link ng page nila sa description box. Mag-inquire na lang kayo mga kaibigan no? Kasi hindi ko talaga alam yung updated price. Ito yung matagal na ipinadala sa akin to eh. So napakaganda mga kaibigan. So gagamitin natin to no, yung settings ng ating printer sa ana. Marami kong ibibideo dyan kung paano yung ginagawa ko. So, unahin na natin itong ating Melpro para dun sa mga may DTF na at saka dun sa nagbabalak bumili ng DTF. So, napaka-importante nito mga kaibigan, maniwala kayo. Kasi sa tingin ko talaga, hindi magiging successful ang DTF kung hindi maganda ang pagkakatunaw ng inyong powder. So, papakita ko sa inyo mga kaibigan ha. So, marami akong pinrint dito. Kasi meron akong tatatakang damit. Gaya ng sinabi ko, hindi na nga kasi ako nagamit ng light transfer paper. Ayan. Hindi ko pa nga natapos yung pagpiprint kasi mag-alauna na po mga kaibigan. Ah, hindi, 12 pa lang pala. So settings ko dito mga kaibigan ay 340 no? At 40 seconds yung kanyang time. Wala na akong paglagyan mga kaibigan ng makina. Sino ito dito nakalagay eh. Ito sa ilalim. Yan. Inangat ko lang kasi nga i-review natin mga kaibigan. Ano niya mga kaibigan nung sinabi sa akin ni Sir Rubel na diba yung padadala kita ng Melpro dyan para magamit mo nga dito sa DTF printer ko. Siguro alam niya kasi na hindi mag-work yung naiisip kong DIY kasi malamang at sa malamang marami na rin silang sinubukang DIY doon na hindi naman talaga uubra. So nung sinabi niya sa akin yon parang nagpapakipot pa nga ako eh. Hindi sir, babayaran ko yan. Sabi niya, okay, walang, ano sabi niya? Okay, sige, madali akong kausap. Kilala kong kaliskis mo. So, ano mga kaibigan, ito ay double purpose, no? Kung gusto nyo na tuloy-tuloy yung ginagawa nyo, halimbawa itong pinrint nyo, gaya ito, masyado na siyang tuyo. So, iniisip ko, baka dito masyadong kapitan ng ink, ng powder. So, ito, paangatin natin yung langis. Ilalagay mo lang siya dyan. No, ng mga ilang segundo o mga 30 to 40 seconds pag mainit na siya no, kasi mainit din to. So pag nainitan mo siya dyan makikita mo siya naglalangis talaga, umangat yung langis niya. O kaya pag bagong print o bagong labas sa printer pwede mo na siyang ilagay agad dito para matuyo agad yung ink no, kasi ang ganda ng ink nila eh, malabnaw o kaya hindi siya barahin mga kaibigan kasi marami akong nababasa din na sabi nila mabilis daw magbara yung white. Parang hindi naman. Malabnaw yung ink nila eh. O shoutout nga pala kay ano kay Eric Del Castillo. Yan. Bumili yan sa kanila ng white ink. Yan si Eric Del Castillo ng Imprenta Graphics Manila. Yan. Tol, shoutout sa'yo ha. Maraming salamat. Napakabaita tao. So yun nga. Sabi nga ni Sir Eric, medyo malabnaw nga daw yung ink ni Pop Tree. So, medyo matagal nga lang daw matuyo. Pero, okay na yung mas matagal matuyo yung pag nakapag-print ka kaysa naman sa bumabara dun sa head. So, okay na tayo dun. Yun nga, kung meron kayo nito, mabilis ka makapagpatuyo. Tsaka yung excess na oil sa gilid na kinakapitan din kasi ito ng nung powder. No? So, dito, natatanggal siya. Nababawasan talaga siya. So, yan, pag na patuyo nyo na, syempre, lalagay natin siya ng powder, mga kaibigan. No? So, alam ko, marami na kayo napapanood kung paano maglagay ng powder nito. Ayan. Madali lang naman. Gaganin mo lang, oh. Google! Marinig kita sa mukha eh! Salt day. Hindi, ganun lang. Ayan. Oh, madami talaga ako mag-gani. Ayan. Ayan.
Hala. Pagpagli lang kasi sayang yung ano eh. Marami din yung sumasama eh. So yun, kailangan matunaw natin to ng pantay. Ang maganda kasi sa DTF, mga kaibigan, kayang-kaya mong gumawa nung mga, yung, alam niyo, half tone, yung parang puro dot lang. Dati, ang nakakagawa lang ay pag hindi direct to garment, itong silk screen process na ang gamit ay CMYK. Or pwede naman kahit isang kulay lang yung mga half tone. Eh, hindi to kaya, mga kaibigan, sa dark transfer. No, pero sa DTF, eh, kayang-kaya kahit gasinulid. So, napakakapit ho, mga kaibigan, nung pagkaka-print niya. Yun nga, sa palagi ko, ang sikreto talaga is ma-process mo ng maganda o matunaw mo ng maayos yung adhesive niya, o itong ating powder, yung hot melt, kung tawagin. So, yan, okay na, mga kaibigan. Na-reach na natin yung temperature na 340 and ilalagay na natin yung ating pizza. Yan. So, ganyan lang siya kasimple, guys. Alright. Then, pinutin natin yung yan. So, ito makikita nyo ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit nilagyan nila ito ng ventilation or para mailabas natin yung uso kasi harmful daw ho yun. Sa paggamit nyo ng matagal nito, eh, baka makakuha tayo ng sakit o nakakakuha daw talaga ng sakit doon. May napanood akong sinabi ni Sir Rubel dyan, di ko lang matandaan kung ano yung sakit. Kaya naisipan niya na lagyan ito ng exhaust or yung parang pinaka-ventilation niya. So ito na, mga kaibigan. Ayun o, umuusok pa siya. Tignan nyo. So yun yung dahilan kung bakit ginawa niya nga ito ng ventilation para mailabas natin yung usok. Ayan o. Kita nyo ba? Sobrang ganda ng pagkakatunaw niya, guys. Oh. O, di ba? So, ganito yung palatandaan, mga kaibigan, na maganda yung pagkakatunaw ng inyong powder, yung parang siyang nagki-crystallize. O, basta makintab siya. No? So, ito ay ready na siyang i-press. Yan. Ipipress natin para makita nyo, mga kaibigan, ha? So, yan. Hindi ko na malakasan yung boses ko kasi ating gabi na po. Pinilit ko lang talaga makapag-video ulit ako ngayon. So, ang settings ko rito ay parang dark transfer lang din, mga kaibigan. 160, 10 seconds. Okay? Tapos, yung pressure niya, huwag masyadong madiin. No? Yan, pressure natin. 10 seconds. So, ito mga kaibigan ay cold fill, no? So, tingnan nyo naman, no? Ang ganda ng kulay niya. Talagang buhay na buhay yung kulay. Yun ang maganda sa DTF, mga kaibigan. Kasi, yung kulay niya is talagang maganda. Alright. So, ipipress ulit natin siya ng 6 to 8 seconds para sa curing. Okay. So, di ba? Ang ganda, oh. So, yun, mga kaibigan, pinaunang silip ko lang sa inyo itong ating bagong printer na DTF nga, tsaka yun, yung ating Melt Pro. So, mga kaibigan, yung presyo nito, hindi ko alam, no, kung magkano na. So, yun, mag-inquire na nga lang ko kayo sa PopTrade. Kaya nasa description naman yung link ng page nila. So, alamin nyo na lang. Tsaka yung kanilang printer. No? Kasi hindi ko talaga alam yung updated price niyan. Sobrang laking tulong talaga, no? Para to sa mga may DTF printer na. Baka kasi mamaya ang ginagamit nila is yung oven. So, napakadelikado daw nun. Kasi nga, meron tong harmful na chemical. So, baka magpaikot-ikot lang dun yung chemical. Eh, makasama pa sa kalusugan nyo. So, mas maganda siguro meron tayong separate na ginagamit para sa pagtunaw ng ating powder para sa DTF niya. Eh, sa palagay ko, perfect na perfect ito, mga kaibigan. Nakita nyo naman yung pagkakatunaw ng powder. Eh, talaga namang parang ano eh. Basta ang ganda. Ang ganda. Kasi ang nagiging dahilan ng pagkabakbak ng DTF eh yung hindi magandang tunaw nga ng powder kasi hindi siya naging liquid, no? O hindi siya naging adhesive.
hindi siya kumakapit ng maganda sa damit. So, mga kaibigan, maraming salamat po, no, sa panonood ulit. Pasensya na kayo, sobrang tagal na bago ulit tayo nakagawa ng video kasi nga, napakaraming nangyari, mga kaibigan. Maraming nadagdag sa mga pinagagawa ko. Talagang, lalo yung online namin, maganda yung naging takbo. So, yun, tinututukan namin talaga yun. Ayan, hanggang dito lang. Please like, comment, and subscribe. At muli, Kuya Jeboy signing off. Peace!